God in heaven, Lord, thank you so much again for this afternoon. We pray that your Spirit will guide us, open our heart and our mind. Thank you so much again, God, for your love, mercy, and for forgiving us in all our sins. Forgive us, Lord, sa mga nakasalagawa namin kasalanan, ganoon na rin po ang mga nakagawa sa amin ng kasalanan. Salamat po muli sa hapong ito na pinagkaloob mo sa amin. Narito kami muli namin ipinagkakaloob sa iyo ang aming buhay, puso at isip sa iyong mga aral. Salamat po. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Pasalamat. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito na naman po tayo para pag-aralan po ang salita ng Panginoon. The Devil's Door. Ano nga po ba ang nasa pintuan na ito? Ano nga po ba ang nasa pintuan ng bawat isa sa atin? Pagbukas natin ng pintuan, ano kaya ang bubulaga? At ano ang papapasukin natin? At ano ang palalabasin natin sa mga pintuan na ito? Ngayong hapong ito po, may pintuan pala ang demonyo. Ang pintuan ng demonyo. Tingnan po natin ito ngayon natin. Christians have been translated from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Alam natin po lahat ito. Mula sa dilim, tayo ay nilagay sa liwanag, sapagkat tayo po ay tinubot ng dugo ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay nalagay na sa liwanag, no po? And then, sabi nga sa Colossians chapter 1:13 na itong ating ngayang teksto, He has delivered us from the power of darkness. So, take note. Let us review something about this word. Power of darkness. So before we become a Christian, we are under the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. At nilagay na tayo sa kaharian ng Diyos o anak ng Diyos ng ating Panginoong Diyos dahil sa pag-ibig. Why then are countless believers still vulnerable to the access of Satan? Ang ganda po ng tanong na ito. Ano po, bakit ka po may mga iba pang Kristiyano mananampalataya kahit na po mga leader din, ay madali pa rin po na magkaroon ng access si Satanas sa kanilang buhay, sa ating mga buhay. Bakit po nabibigyan natin ng access si Satanas sa buhay natin? Ganda ng katanungan po. Bakit po? Dahil walang kaalaman? No. May mga kaalaman tayo mga Kristiyano. But sometimes this knowledge is been, ano po nangyayari? Ay binabaliwala natin. We have all the knowledge. We have listened, we have heard, no? We have always, every Sunday, we listen to the preacher, but sometimes, we just listen, and we don't understand it, and we don't live by it. Yan po, kaya, papatak po tayo sa no knowledge. Ano po, na binabanggit. In Isaiah chapter 5, verse 13, Therefore, my people have gone into captivity. Bakit sila na-captive? Because they have no knowledge. Tingin niyo po, pero sa Isaiah, mula pa nung lumabas sila sa Egypto, marami na silang kaalaman. Pero binanggit pa dito dahil wala silang alam. Ayan. Their honorable men are famished and their multitude dried up with their thirst. Ayan. Ano po? See? Talaga pong natuyot na sila sa kanilang pagkauhaw. Nalaman niyo po yung ating daily Bible verse sa umaga kanina? Ayan po. No? Tingnan pa natin. May pintuan sa ating mga kaluluwa na hindi natin nakikita. Totoo po yun. Hindi nakikita ang pintuan na ito. Ngunit alam nating lahat o alam ng pangkahalatan sa spiritual na kalagayan na meron tayong pintuan. We all know that being a Christian, we all know that we have a door on our life, spiritual life. Sabi ko nga ano sa introduction natin. Alam natin lahat na si Satanas ay restricted sa kadiliman. Ano po? Ibig sabihin po, nasa kadiliman lang talaga siya. Hindi siya pwedeng pumunta ng liwanag. Ano po? Unless bigyan natin siya ng karapatan o legal na access para siya ay pumaroon sa ating liwanag at tayo ay madiliman. Tandaan niyo po yun, di ba? We've been translated from darkness into light. So, Satanas ay nasa kadiliman na po. Restricted lang siya sa dilim. He can never go on the light. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng maging matuwid sapagkat siya po ay makasalanan. Siya po ay hari ng kasalanan. Yan.
opening the door gives Satan control. Ayun. So, pag binuksan mo ang pintuan, buksan natin, sarado natin, may papasok. Ano po? Pinapapasok natin. If we open the door of our soul to darkness, then darkness will go inside our soul. And Satan will control us. So, resulting sa pagnanakaw, paninira, alipin, at kamatayan. Di po ba? Halimbawa, ang bahay natin, pinasok na magnanakaw. Di po ba? Naaring masiraan, manakawan, maalipin ka, o kamatayan. Ang may dudulot nito. No? Then, in John chapter 10, verse 10, ang sabi ng Panginoong Yesus, ang magnanakaw, hindi pa parito upang magnakaw o magnakaw. No? The thief does not come except to steal. Ang magnanakaw daw po ay papasok sa bahay para magnakaw. Yun lang po talagang layunin ng magnanakaw eh. Wala na bang mampalari, kaya nga tinabi magnanakaw eh. Magnanakaw po siya. Pero pag nadipit ang magnanakaw, anong ginagawa? Papatay po yan. Ang magnanakaw, pag pumasok sa bahay, handang pumatay. At manira ng gamit. Yan po yun. No? I have come, sabi ni Kristo, I have come that they may have life. So si Satanas, na magnanakaw, papasok yan para nakawin ng ating kaluluwa at patayin ng ating kaluluwa at sirain ng ating kaluluwa ang relasyon natin sa Panginoon Diyos. Pero ang Panginoong Yesus naman ay naparito sa buhay natin. Kaya pakasukin natin si Kristo sa buhay natin. Siya ang magbibigay buhay. Ayan. At maraming buhay ang sinasabi sa John chapter 10 verse 10. Kung ikaw ang magnanakaw, you would go to any length to keep your victim unaware of your presence. Anong ibig sabihin? Di ba, pag ikaw magnanakaw, hanggat maaari, mag-iingat ka at hindi mo papaalam sa ninanakawan mo. The same way, ganun din po ang demonyo. Hindi niya pinapaalam na tayo ay lolokohin niya o dadayain niya. Unless, we open the door for him. Ayan, na po. At malaya siya maagawa sa buhay natin. If Satan can keep you ignorant, he retains his access and control. Kung pinapanatili ng power of darkness sa mundong ito, ang Satanas ang pagiging ignorante na ito. Although, we are no longer ignorant, brother and sister. We are no longer babes. If you are a Christian, hindi ka nasanggol. No po, dapat nga, karne na ang kinakain natin. But sometimes, how come there are still Christians are still vulnerable for this effort of Satan na ito? No? Then, if we allow Satan to make us ignorant, then he retains his access and control. When we were baptized, translated into the light, Satan has no longer access anymore to our life. Jesus has the access. Kaya po, hayaan natin si Kristo ang maghari sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan. Na po, ignorance as a high pride. Why? Upang huwag kaming malamangan ni Satanas. Tingnan niyo po, kapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. So, we must no longer ignorant for the devices of Satan. Everybody knows what is sin. Everybody knows what is good and what is bad. Alam natin lahat yan. Di po ba? We are no longer ignorant for Satan's devices. But sometimes, we make ourselves ignorant, even though we know that is sin. Yan po ang nangyayari, di ba? Na binabanggit sa buhay natin. Okay? So, ano nga ba yung pintuan? Binanggit ko kanina, pintuan. It is rebellion or disobedience against God's authority. Two kinds of disobedience. Adam disobeyed willfully. Ginusto niya. But Eve disobeyed when she was deceived. Tignan niyo po. So, ang hindi pagsunod sa Panginoon ay yung alam mo nang masama ginagawa mo pa. Meron namang ikaw ay nanalin lang o nadaya. No po? Kasi kuminsan po, kahit alam na natin na ang totoo, nagpapalinlang pa tayo. For example, alam nating masama. No? So, maayon pa tayo taong ito. Just like in the case of mga division sa iglesia. Alam natin na nagkukos ng division ay mali, umaayon pa tayo. So we have been deceived. Ayun po. And then, we disobeyed now the truth because we willfully
follow those committed division. Naalala niyo po yung tinuro ko noong nakaraan, no, po yung pagdemanda sa kapatiran. Yan. In Romans chapter 5 verse 19, for as by one man's disobedience, many were made sinners, so also by one man's disobedience, many will be righteous. Disobedience and obedience. Disobedience of Adam, many were made sinners. Hindi po tayo ginawang kasalanan dahil sa kasalanan ni Adan. Ano po? Nagkasala po ang mundo at pumasok ang kasalanan. Why? Adam o Adan binuksan ang pintuan kay Satanas. Ayan. Si Eva pinapasok si Satanas. Nag-anyong anghel, akala na mapinapasok ito. Ayan. Pero dahil sa pagsunod ng Panginoong Jesus, tayo naman po ay napawalang sala. But I fear lest somehow as the serpent deceived, ibinaya, niloko, nilindang si Eva. Kaya po, take note mo ah, ang mga Kristiyano na mandaraya, manlilinlang, manluloko, na nanghihikayat ng kapatid para sila isundan, siya po ay isang serpent. Sawa, cobra. Yan, mga tawag dyan. Ano po? By his craftiness. Kanya po yung pang craftiness, yung maamong pananalita, nagpapaamo-amo, no po, nagpapakumbaba kunyari, pero hindi naman nagpapakumbabang totoo, nagmamahal kunyari, pero may sariling intention. Yan po yung craftiness na tinatawag. So, your mind may be corrupted from, tanong niyo po ah, from the simplicity that is in Christ. Simple lang eh. Simple lang eh. Ano po? Di ba? Yan po, nadadaya pa tayo. Ayan. What is done again? It is rebellion. Disobedience against God's authority. 1 Timothy chapter 2 verse 14. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, fell into transgression. Ayan. Hindi naman naloko si Adam. Di ba pinagtampingan niya? Kaya alam po, naikayat siyang gawin ito. Kaya he did it willfully. Ayan. Fell into transgression. Wow. Ano po? Ayan. So, habang naikinig po kayo, mga kapatid, pwede po kayo magmerienda dyan, na po, yan. Habang kayo naikinig, para po hindi kayo naiinip. Makinig po tayo ng makinig. Matthew 24:24, for false Christ and false prophet will rise and show great signs and wonder to deceive. Tignan nyo po, nangyayari po yan eh, no po, mga false teacher, ano po, no po, gagawa ng mga iba't ibang paraan para mangikayat, mandaya. If possible, even the elect. Ayan, even the elect pa. Yan po, elect yung mga Kristiyano. Okay? Now, how did the devil deceive Eve? Yan yung po mabuti. He distorted God's protective command into a denial or something good, making God out to be a taker instead of a giver, and causing God to appear unjust. Pinalabas na ang Diyos ay hindi matuwid. Doon niya dinaya si Eva. Ano po? Dinistort niya ang Word of God. So every time we distorted the Word of God, we deceived somebody. That's why we must not distort, we must not sirain, lukuin, baguhin ang salita ng Panginoon Diyos. Sabi ko nga nung nakaraan, nag-usap-usap kami, bakit po may mga ganitong Kristiyano? Simpleng bagay, hindi maunawaan. Bakit po? Kasi binubuksan nila ang pintuan nila sa demonyo, sa diablo. Tinan niyo po, di ba? At kung ano-ano nang sasabihin ng ito, kung ano nang sasabihin sa mga kabataan, kung ano-ano nang sasabihin sa mga kapwa-preacher, kung ano nang mga bagay, para lang maapanghikayat sila. Perverted Satan, perverted the foundation of God's character in order to turn it against God's authority, laban sa otoridad ng Panginoon. Ganun po ang ginagawa ng demonyo. Kaya kung pagbinuksan natin ang pintuan natin kay Satanas, para mapanlinlang tayo, para masira ang salita ng Panginoon, yan po ang mangyayari, lumalabag na tayo sa authority ng Panginoon Diyos. Tingnan niyo po ang sinabi po sa Awit chapter 97 verse 2, clouds and darkness
are round about Him. Righteousness and judgment, literally justice, are the habitation, foundation of His throne. Iyan po ang sinabi, tungkol po sa ating Panginoon Diyos. Ayan. Then, by disobeying God's word and submitting to Satan, they open the door to give Him legal access to become their new master. Tignan niyo po, akala natin, si Kristo pa ang master natin. Akala natin, Diyos pa ang master natin. But, the moment you open the door for Satan, you already submitting to Satan's will, not to God's will anymore. Ayan, you are giving Satan an access to your heart, to your mind, to your soul. Ayan po nangyayari, no? By enslaving God's creation, He enthroned Himself. Ayan, kapag nawala na ang Panginoon sa buhay mo, Siya na mag-ahari sa'yo. Palalabasin ang Panginoon sa pintuan, pinalabas mo kasi, dahil pinapasok mo ang Diablo. Ayun, hinayaan mo. Ayan, it must be settled in your heart, ayan, that there is nothing good outside God's will or you can be deceived. Ayan, ganyan po mga kapatid ha, yung mga puso natin ha, ingatan nyo po, huwag nyo pumbuksan ang pintuan ng puso ninyo. Ayan, okay po. See, James chapter 1, 16 and 17, huwag kayong padaya. How many times you have heard this word? Preacher, minister, brethren, Christian, elder, lahat tayo nakakarinig dito eh. Sabi niya, huwag kayong padaya. Bakit tayo nagpapadaya pa? Ang linaw-linaw, huwag kayong padaya. Mga minamahal kong kapatid, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas. Yan. Kunin mo na yun. Nagmumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago. Tinan niyo po, ni kahit anino man ng pag-iba, never nagbago ang salita ng Diyos. Kaya huwag tayong papadaya. Hindi pwedeng baguhin. Ang kasalanan ay kasalanan. Ang demonyo ay demonyo, kapatid. Ikaw ba ay demonyo? Tinan niyo po. Kaya po, baguhin natin ang buhay natin. Buksan muli ang pintuan mo. Palabasin mo ang Diablo sa buhay mo. Yan. Ang hindi pagsunod ay inayaan mong bukas nang maluwang ang pintuan kay Satanas. At binibigyan mo siya na access sa buhay mo. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay ang pagsarado ng pintuan kay Satanas. Ah, teka, sumunod naman ako sa salita ng Diyos. Oo nga, sumunod nga tayo. Sumunod ka nga. Pero bakit hinayaan mo pang nakabukas ang pintuan mo sa Satanas? Tinan niyo po, diba? So when you obey the word of God, when you obey God, then close totally the door to Satan. Only open it to the word of God. Yan po ang pinakamahalaga. A deceived person, ganun yung po nangyayari ha, ang nakikita niya sa kanyang sarili ay tama ang kanyang ginagawa. See? Kala mo tama ka lagi. Palimbawa, ako isang magulang. Siyempre, sa anak ko, akala mo, magulang po, hindi porkit magulang tayo, laging tama tayo. Hindi po ganoon. Diba? Kung minsan pakinggan natin yung mga anak natin din. Tingnan natin yung kanilang damdamin, yung kanilang kalagayan, hindi yung puro tayo. Diba? Halimbawa sa magulang po yan. Halimbawa naman sa iglesia, preacher, ministro, huwag mo sabihin, puro ikaw ang tama. Hindi po. Diba? So, titingnan mo mabuti. Kasi baka akala mo, tama pa rin yung paglilid mo. Akala mo, tama pa rin yung pagtuturo mo ng Bible. Pero when actually, you are in a rebellion. Tinan niyo po, katulad ni Saul. Sabi niya, I have performed the commandment of the Lord. Dami niya na ginawa. Diba sabi ni Saul? Who is Saul? The first king of Israel. He said, I have performed the commandment of the Lord. You also, saying that you performed the commandment of God. Sabi mo, tama kami. Kami ang tama eh.
Di ba? So, ayaw nila kung patawarin, kami ang tama. So, bakit ganoon nangyayari sa buhay natin? Why? Dahil po, ang pintuan ng Diablo ay patuloy mong, ang pintuan ng buhay mo ay patuloy mong binubuksan sa Diablo. Kaya ang pintuan mo ngayon ay magiging pintuan ng demonyo. Tinan mo po, so dapat masak na sa buhay mo. Di ba? So if we want to go inside you, then hayaan mo kasi. No. Sabi ng Biblia, resist the devil and he will flee from you. Ayan, yung sinasabi no po, na binabanggit. Ayan na po. See? So this is especially true of those who repeatedly disobey. Teka, hindi naman ako nag-disobey. Yun ang akala natin. Akala natin, hindi tayo nag-disobey. No. When we committed division, you disobey. When you committed not forsaking the assembly of God, you disobey. When you are na nandadaya ka sa pagbibigayan sa iglesia paglinggo, you disobey. Kapag ikaw ay hindi umaawit sa sambahan, you disobey. Kapag ikaw ay hindi nagpapalaganap ng ebanghelyo, you disobey. So many things. Ano po nangyayari? Di ba? So this, kaya po nangyayari yung nagkakaroon ng siwang yung pintuan mo kay Satanas. And Satan, deceiver, sisilip-silip yan. Kapag nakakita na, uy, pwedeng pumasok. Papasok yan. Ganyan po ang magnanakaw. Ano po? See? So, yan sinasabi doon. 2 Timothy 3.13 But evil men and impostors will grow worse and worse. Lalaki pa ng lalaki. Ilagay ulit natin yung isang kongregasyon. Kapag merong isang kapatiran na napasukan ng Diablo, nakapan-deceive, na may mga follower siya, palaki ng palaki ang problema sa kongregasyon hanggang magkawatak-watak at masira. If we are not going to control it, magiging malala ang problema. Tingnan niyo po, why? Because you open the door kay Satanas. Deceiving and being deceived. Nandadaya ka at nadadaya ka na. Nandadaya ka na. Ayun po, na binabanggit. No? So greater effort does not indicate obedience. So yun. No? Sacrifice, kain sacrifice, hindi po yan. Bukit nagsasacrifice. Tingnan natin, basahin natin sa Biblia. Genesis 4:7 po. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? Ganda, no po? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahanduhay ang kasalanan sa pintuan. Tingnan niyo po, kapagawa ng mabuti ito, ha? Tingnan niyo po. At sa iyo'y pahihinood ang kanyang nasa. At ikaw ang pagpapanginoon niya. Kain, door, open, through disobedience. Binuksan niya ang pintuan niya sa hindi pagsunod. Di ba? Tingnan niyo po, hindi niya binuksan ang pintuan ng kanyang kanon na pagbabagong buhay. Ang binuksan niya na ang pintuan niya ay Diablo hanggang siya ay pumatay. Kaya worse and worse. So, ganun po nangyayari mga kapatid. Mga kapatid, imposible namang hindi po natin maintindihan. Ano po? Napakasimple lamang po. The simplicity of Christ's word. Simple lamang po. Bakit hindi maintindihan? Bakit hindi mo hayaan na maging maayos ang buhay mo? Lalo na ang kongregasyon. Kung nakikita mo ang kongregasyon na aapektuhan, bakit hindi mo ibigay ang sarili mo at isuko mo na sa Panginoon Diyos? Mamarapatin mo pa ba ang masira ang kongregasyon o ang katawan ni Kristo dahil lang sa pagmamataas natin? Hindi na akong sasalita pa ng marami sa inyo, sabi ni Kristo. I will no longer speak to you more anymore. Sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanglibutan. And who is the prince of this sanglibutan? Sino ang prinsipe ng sanglibutan? Ang Diablo. At siya ay walang anuman sa akin. Tinan mo po, walang anuman sa akin. Parang, sino ba ang demonyo sa akin? Sabi ng Panginoon, wala yan sa akin. Ngayon, tanong natin sa buhay natin, sino ang demonyo sa buhay mo? See? Wala sa atin yan. Ang Diyos ang sa buhay natin. Jesus, door shut through obedience. Sinarado niya ang pintuan niya sa Diablo. Dahil sa kanyang pagsunod, gawin natin yan, mga kapatid. Ano po? Na binabanggit. So God hate the cruel and carnal thing.
that are done by those. Kasi niyo mabuti. By those who serve the Lord in their own way. We must serve the Lord, but not on our own way. There is a way na binigay ng Panginoon sa buhay natin lahat. Tingnan niyo po, in leading the congregation, there is a way. In doing God's will, there is a way. Not my will. Sabi ni nga ni Kristo eh, but thy will be done. Eh, bakit nangyayari sa buhay ng mga tao ngayon yan? Lalo lang sa mga Kristiyano. Bakit kalooban mo sinusunod mo? Di ba? Halimbawa, katulad tinapi ko noong nakaraang minute day. Alam natin na hindi dapat idemanda ang kapatid. Bakit idemanda ang kapatiran? See? May mga ganun pong pangyayari sa mundong ito. Nilamang sa atin, iba't ibang bagay, iba't ibang panahon. So Samuel said, "As the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices," sabi ni Samuel, "as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the path of ram." Mas mabuti ang sumunod kaysa magsakripisyo. Tandaan po ninyo yan. Di ba? Tandaan po natin lagi anong pangyayari kay Moses. Minsan nakapasok ng lupang pangako. See? Siyang pumapatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao. Siyang nangahain ng kordero ay gaya ng pumabali ng leg ng aso. Siyang naghahandog ng alay ay gaya ng naghahandog ng dugo ng baboy. Siyang nagsusunog ng kapangyan ay gaya ng pumupuri sa isang Diyos-Diyosan. Oo, sila'y nagsipili ng kanilang sariling mga lakad. Sariling nilang lakad. Akala tama pang ginagawa eh. At ang kanilang kaluluwa ay nalulugod sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay. Akin namang pipiliin ang kanilang mga kakutsaan at dadalan ko sila ng kanilang takot sapagkat nang ako'y tumawag, walang sumagot. Nang ako'y magsalita, ay walang nakinig. Kung sila'y nagsigawa ng masama sa harap ng aking mga mata at pinili ang hindi ko kinaluluguran. Yan na niyo po, kapag pinili mo ang hindi gusto ng Diyos, binuksan mo ang pintuan mo sa demonyo. You open your door to Satan. Now your door will be called the door of Satan. Tatawagin na yan pintuan ng diablo o pintuan ng demonyo. Ang hindi natin pagsunod, communicate to those around us that we think we know more than God know. Ganyan niyo po. See, sa paligid natin, no, akala natin, nakapangingkayad na tayo, mga mga na ito, akala natin, mas marami pa tayong alam sa Diyos. O, baka isiisip mo, hindi alam ng Diyos yan. Nagkakamali tayo. First Samuel 15:23, at sinabi, "For rebellion is as the sin of witchcraft." Para wala daw po yan ang magkukulam, katigasan ng ulo. No po, kasalanan ng mga Diyos-Diyos, sumasambat sa Diyos-Diyosan. Kung tawagin niya po, rebellion, pagrebelde, ay isa raw po yan pangkukulam o witchcraft kung tawagin. Mangkukulam ka ba? Ayan. So, ano ang resulta ng witchcraft? It directly opens one up to demonic realm. Tinan mo po, sa realm ka na ng demonyo. Open ignorantly. At kahit may alam ka, nagpapalabas ka, nagmamaang-maangan ka. No po, kaya kung alam mo ang tama at ito ay hindi mo ginawa, anong sabi ni Santiago? Ito ay kasalanan. Ayun. Diba? This is why those being initiated into covens are compelled by leader to break the laws of God. Inisira ang batas ng Panginoon Diyos. Ang pagrebelde sa Diyos ay nagbibigay kay Satanas ng karapatan na pumasok sa iyong buhay. At si Satanas ay isa pong legalist po yan. No po, while they promise them liberty, they themselves are slaves of corruption. Pinapangako nila ng kalayaan, pero sila mismo ay alipin ng corruption. For by whom a person is overcome, by him also is brought into bondage. Kapag ikaw ay nasapawan ng Satanas, alipin ka na ng Satanas.
Tinan niyo po, yung mga bagay na ganyan. Would Cain have believed he would kill his brother? Tinan niyo po matanungan na yan. Would Saul have believed he would murder 85 innocent priests, their wives and children in a pit of praise? See? But rebellion legally controlled them. Once you rebel against God, tinan mo po, kung ikaw, halimbawa, kung ikaw ay leader ng isang iglesia, nagrebelde ka, you committed division, so may kayating ka, so mga innocenting kaluluwa ang napapatay mo dahil lamang sa iyo katigasan mo. Kung ikaw naman ay nasa tahanan dahil sa kasalanan mo, naapekto ng buong pamilya. Katulad nung nangyari si Achan, itinago sa ilalim ng tent niya at apektado ang buong Israelita. Tinan niyo po, di ba? So once you allow Satan in your life, then your whole life will be affected by Satan. Sira ang buhay mo. Then isipin mo, tama naman ako ah. Yun ang akala mo. Hindi. Kaya nga may Bible eh, may Word of God. Di po ba, mga kapatid? This is why the first commandment in the satanic Bible is do what thou will. Yan po ang Biblia ni Satanas. Gawin mo ang gusto mo. Tignan niya po, first commandment niya, gawin mo ang gusto mo. Sige, bahala ka, gawin mo gusto mo. Alam mo lang ha, sabi ni Kristo, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Sige lang, hindi magpakasarap ka sa buhay na hindi pagsunod sa Panginoon. Pag-rebelde mo, tuloy-tuloy mo yan. Pagdating ng panahon, sa iyong kamatayan, makikita mo ang Diablo, hindi ang Diyos. Rebellion is increasingly becoming an acceptable way of life sa buhay natin. Considered normal, even the church. Kahit sa loob ng iglesia, nagiging normal na ito. Rebellion. Hindi pagdating ng worship, rebellion. Pagsunod sa mga kagustuhan ng mga namumuno sa iglesia, hindi sa kagustuhan ng Diyos, rebellion po yan. Ano po na binabanggit? For the mystery of lawlessness is already at work. Kumikilos na po yan eh. We are no longer ignorant here, brothers and sisters. We know this. We know the device of Satan already. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Here, the mystery of lawlessness is already at work. Ayan. Okay? 2 Thessalonians 2:7, sapagkat ang iwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. For the mystery of lawlessness, the hidden principle of rebellion against constituted authority is already at work in the world. Nasa mundo na po ito. Ayan, ano po? So we need to restrain from the device of the devil. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito po ang nangyayari. Kaya lumalamig na ang pag-ibig mo sa Diyos. Lumalamig na ang paglilingkod mo sa iglesia. Ang paikitungo mo, ang pagtulong mo sa mga gawain ng iglesia, lumalamig dahil sa katampalasanan. Tignan niyo po, nanlalamig ka. Kuminsan, mas inisip natin yung mga material na bagay. Okay naman yung material na bagay, pero tingnan din natin yung mga bagay na ito. Hindi puro tayo material na bagay. Tingnan natin. Ano po? Mahalin mo ang mga anak mo. Mahalin mo ang mga magulang mo. Yan po isang bagay na. Mahalin mo ang kapwa mo. Mahalin mo ang kapatiran mo. Mahalin mo ang katawan ni Kristo. Ang iglesia. Yan po mga bagay na yan. Huwag natin papasukin ang demonyo sa pintuan ng buhay mo. Dahil tatawagin na yan. Pintuan ng Diablo. Ano po? Na binabanggit. Ayan. So every place you find rebellion, you will observe that the word of God is viewed as too restrictive. The presence of outward fleshly lust is a manifestation of disobedient heart. For this you know, Ephesians 5:6, for this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Ayan, akala mo may mamanahin ka. Hindi po. Huwag mong isipin yan, kapatid. Sige lang.
sabi ko kanina, sige lang, gawin mo ang kagustuhan mo. Manatili ka dyan sa ginagawa mo. Akala mo tama pa rin. No. Hindi na po tayo ignorante, lalo na kung ikaw ay mangaral ng salita ng Panginoon Diyos, alam mo ang Word of God. No po, let no one deceive you with empty word, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedient. Galit ng Diyos ang darating mo. No po, mga patid, okay? Tinayin, those in the church who live in disobedience, ayan, have a door open in their spirit that make them vulnerable to an onslaught of demonic oppression and attack. Aatakin ka ng Diablo. Bakit? Sige, buksan mo ang tahanan mo sa gabi. Papasukin ka ng mga magnanakaw. Buksan mo rin ang pintuan ng buhay mo sa demonyo. Papasok at papasok siya. Yan niyo po. At ikaw po ay magpo-possess niya sa iyong isip, sa iyong puso. Siya na maghahari sa iyong kaisipan, sa iyong puso. And you will do your own way. See? At ikaw ay magiging rebelde. At ang akala mo pa rin, sumusunod ka pa sa Panginoon Diyos. Mali. Yan niyo po. The darkness of deception because they have not obeyed God's word. Controlling spirits who are permitted to attack at will because of that same disobedience. Ayan. The paradox is this. Because they are deceived, nadaya sila, they blame everything except their own disobedience. Diba? Yan ang mga nangyayari, diba? Mabiblame ka na ng mga tao, mabiblame mo ganito, biblame mo si ganito, blame mo si ganyan. Pero ano nangyari? Hindi ka sumunod eh. Sinong blame ni Adam? Yung babaeng binigay mo eh. Sinong blame ni Eva? Yung ahas eh. Blaming na. Nagbiblame na tayo. Kasi si kapatid ganito eh. Ano mo, pag dumating ang paghusga ng Panginoon Diyos, mabiblame mo pa ba si kapatid dahil ikaw ay papunta ng impyerno? Siya po kasi, nakala ko tama siya eh. Nalid ko siya eh. Nasumunod ako sa kanya. Akala ko tama po siya. Hindi po, mga kapatid. Mga kapatid na sumusunod sa mali. May isip po kayo. Huwag niyo pong pairalin ang damdamin ninyo. Kung halimbawa, best friend mo ang nag-create ng ganitong bagay na gumawa ng kasalanan, meron kang sariling kalooban. Huwag kang sumunod sa kanyang kagustuhan. Masisira ka din. Tandaan mo, alam mo nang tama eh. Alam natin ang salita ng Diyos. How many years we are in Christian life? You know already the Word of God. The Word of God is not a burdensome. Madaling maunawaan ito. Tingnan niyo po, mga kapatid. Di ba? Kung halimbawa sa isang kongregasyon, may isang kapatid na napuriling ko na naman po ulit. Ano po? Ulitin natin kasi po may naman nangyayari po sa paligid natin ngayon ito eh. Kasi ang tinitira po ng demonyo ay ang iglesia. Hindi ang labas eh. Sino ang iglesia? Tayo. Tayo po ang papasukin ng demonyo eh. Kaya ko na inuulit-ulit ito. Malaman natin lahat. Ano po? See? Ano mo sabi ng asawa ko? Oh, yun niyo po. Si Alien nandito. Dapat daw po ulit-ulitin. Sabi niya. Ulitin mo. Sinasabi niya para daw ma-realize natin lahat. Okay? The blind then to exactly what is needed to secure their freedom. Ayan. Ayan. So what is this door? The only cure for rebellion, humble obedience. You see? This is the only way. Magpaumbaba lang tayo. Magpaumbabang sumusunod sa salita ng Diyos at ito ang magliligtas sa iyo at magliligtas sa iba. Grace is not just a cover-up for sin. Kasi nangyayari, pinapocover natin, ano? It is also the power of God give us to live a godly life. Yan niyo mabuti, to live a godly life. Yes, we are not perfect in this world. Sometimes we committed the sin, but yung mga kasalanan na alam mo na, you're doing it willfully, paulit-ulit, ito po ay kasalanan, masama po ito. Hindi po ba? See, kung nandun ka na doon at kasala ka, umahon ka. Dahil kapag hindi ka umahon sa kumunoy ng kasalanan, lulubog at lulubog ka at ikaw ay mamamatay.
may pagkakataon pang umahon, umahon ka na. Umahon na tayo kapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. How many times na tinuro mo na ito? How many times na narinig mo na sa isang preacher? Ayan, paulit-ulit na lang. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan, pagtanggi sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan at marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal. Pansin niyo mabuti, take note, sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito, on our time, sa panahon natin. Tingnan niyo po, sinulat ito ng panahon ni Pablo kay Titus. Hanggang ngayon po, apply sa buhay natin to. Huwag mo sabihin hindi. Eh, iba kasi nung panahon nung araw, hindi. Walang naiba nung panahon nung araw. The word of God yesterday is the word of God today and the word of God tomorrow. Tingnan niyo po, yesterday, today, tomorrow, and forever, the word of God will never change. Is still sharper than any double-edged sword. Yun na nyo po. See? Grace is a higher standard than law, not a lower one. Jesus said, you have heard that it was said. See? You have heard. Ilang beses natin narinig sa Matthew chapter 5. You have heard that it was said. Tignan natin. Anim na beses sa binanggit sa Matthew 5:2 to illustrate na pinasabi sa atin, narinig mo na kung anong sinabi. Si Kristo sinasabi ito sa mga nakikinig sa kanya sa Mount sa Beat, sa Mount sa Mount of Olives kung siya ay nagturo sa nung sinasabi yung Beatitude. No po, narinig niyo na ito kung paano sinabi. Ganon din po tayo mga kapatid, narinig na natin. Takasan, iwasan, huwag magrebelde, sumunod ng tama, no po, sundin ng tama, alamin ng tama, mga ganong bagay po na binabanggit. Kaya po, you have heard. That is what said. Ikaw, tayo, na nagkakamali, nagkakasala, o pakapatuloy pang namumuhay sa kasalanan, narinig mo na kung ano ang sinabi ng Panginoon. Narinig mo na. Kung ikaw ay hindi pa Kristiyano at nakapag-Bible study ka na rin, narinig mo na ang sinabi ng Panginoon na ikaw ay maghugas ng iyong mga kasalanan, magpabautismo ka at mamuhay ng tapat. At may dagdag ka sa katawan ni Kristo. Isang katawan lang ni Kristo po. Diba? Na binabanggit. Ayan. So, the only cure is the humble obedience. So, mag-ingat po tayo not to emphasize isang side lang po ng God's personality. Anong ibig ko sabihin? God is love. But God will also punish those who disobey, those who rebel. Magpagmahal ang Diyos, mapagparusa din ang Diyos. Yan na niya po. Yan po ang Panginoon. Therefore, consider the goodness and severity of God on those who fell. Sabi niya, severity but toward you, goodness. If you continue in His goodness, otherwise, you also will be cut off. God is love. Yes, mahal ka ng Diyos. Pero kung ikaw po ay binuksan mo ang pintuan sa diablo sa buhay mo, tandaan mo, parusa ang aabutin mo. But because of God's love, sinisiwalat niya ang mali natin. Pansinin niyo po, bakit po inisiwalat ng Panginoon ang mga nagawa nating kasalanan? Kasi gusto ng Panginoon, maligtas tayo. Ma-realize natin ang pagkakamalan natin at tanggapin natin to. Mag-confess tayo ng ating mga kasalanan. Ulitin na naman natin. Kung halimbawa ako isang leader, bakit siniwalat ng Diyos ang kasalanan ko? Dahil ayaw ng Diyos na mamumuno ako nang may ginagawa akong mali. Gusto ng Diyos itama akong buhay ko. Kaya niya siniwalat ang kasalanan sa isang kongregasyon. Di ba? Nalala niyo si David? Sabi niya, sabi niyo kay Samuel, di ba? Sino yan? Ang kapatid natin. Sabi ni Samuel, ikaw yun. Bakit isiniwalat ng Diyos kay David ang kasalanan? Mahal ng Diyos si David.
Ngayon, ikaw kapatid, kung ikaw naman ay nandiyan, nasiwalat ang iyong kasalanan noong panahon noong araw at nailabas ito, magbagong buhay lang. Huwag mo pagmatigasan yan. Huwag natin pagmatigasan ang mga bagay na ito. Ganyan po, tanggapin natin, mahal ka ng Diyos. Mahal ng Diyos. Ayaw ng Diyos masira ang kanyang kongregasyon. Gusto ba ng Diyos maghiwaiwalay tayo? Kaya nga inutos sa atin, love one another eh. Wala naman sinabing divide one another, bite one another, wala po. Ano po? Okay? John 14:15, if you love me, napakalinaw, you just heard. Diba? Ang sabi kanina, doon, sabagitin natin, you have heard that it was said. You have heard that it was said. Sabi doon, if you love me, keep my commandments. Most modern translation say, if you love me, you will. You will. Keep my commandment. Gagawin mo. Gawin mo. Sundin mo. Yan po ang sinasabi. Diba? In other words, it's not that we prove we love God by keeping His commandment. It's that falling in love with God automatically give us the power to keep His commandments. Yan niyo po. Dahil mahal mo ang Diyos eh. Yun yung kapangyarihan na pananatilihin mo yung salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi po ba mga kapatid? Ayan. Okay? So, at sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Di ba? Increase our faith. At sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mortasa, na po, faith. Kailangan po natin palakasin ang ating pananampalataya. Ayan. Yan, napakinggan na natin to. Luke 17:5-10. Ano po, na binagayon din naman kayo pagka nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutot. Sa verse 10, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Pakumbaba pa din ang binabanggit po dito. Yan. The attitude of our obedience to God is crucial. Humble obedience closes the door. Anong ibig sabihin? Sinasarado mo na ang pintuan mo sa demonyo dahil pagsunod mo. Isaiah chapter 1, 19-20, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Tignan niyo po, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword. Wawasakin ka. For the mouth of the Lord has spoken. Nagsalita ang Diyos. Okay po. James chapter 4, submit yourself therefore to God. Tanggihan ng Diablo at siya ilalayo sa iyo. Ayan. Ngayon, sa ating pagtatapos mga kapatid, iiwanan mo bang bukas ang pintuan sa demonyo? Would you leave the door open to the devils? Now, ano ang pintuan mo ngayon? Is it the devil's door or Jesus' door? Salamat po muli sa inyo. God bless all of us. Bye-bye. I love you all.